Hello friendship and welcome back to our channel. So in today's video, ayan, may nag-request kasi sa akin na mag-wax daw ng underarm. Kasi ayan, hindi nyo pa ako yata nakikita na mag-wax ng underarm. So ayan, may nag-request and gagamitin natin tong Life Stance Home Depilatory Wax. Ayan, Hard Wax Beans, classical formula for home user. Ayan. And ito yung likod niya. Kasi alam nyo naman na meron tayong wax dito sa bahay. Kaya bumili ako. Heater. And gagamitin natin siya. Papakita ko sa inyo kung paano ako mag-wax ng underarm. So without further ado, start na natin yung video. So guys, and pagpasensya nyo na yung itsura ko kasi kakahilamos ko lang. Hindi pa ako nagsiskincare. Magsiskincare pa lang ako. And ito yung aking skin condition ngayon. And sasabihin ko sa inyo kung ano din yung ginagamit ko. So next video is for review ng skincare kong ginagamit ngayon. Start na natin pala yung video. So ayan na nga siya. Nalagyan ko lang ito ng wax beads. Meron pala dapat kayong ganito kapag nag-wax kayo sa bahay. Popsicle. Parang popsicles. Na malaki. Ayan. Madalang ako makapag-film ngayon kasi medyo busy ako. So ito yung lagayan. Maglalagay na tayo ng wax beads. Nalagyan ko na siya ng wax beads. And then, gagawin naman natin ay syempre, i-heat natin to. Wala pala akong patungan dito. Hindi ko mapapakita sa inyo. Pero sasaksak ko siya. And papatok ko lang siya dito sa may gilid. Nating mag-heat itong ating wax. Ayan. Kapag ginagamit ko siya, guys, is meron siya dito, ayan. Yung parang naka-malalim dito and din yung magtapa. So, para matunaw siya, lalagay ko siya sa high. And nag-automatic itong namamatay, guys, kapag tunaw na yung wax niya sa loob. Or kapag sakto na yung init niya. So, babalikan ko kayo kapag mainit na yung wax. Guys, ayan. Ito na siya. Ayan. Oh my God. Medyo mainit pa siya. So, i-cool down ko siya ng unti. Hindi ko naman kaya yung bantong na init. And yung gagawin ko is maglalagay ako ng powder sa underarm kasi hindi ko alam. Maglalagay lang ako para hindi siya masyadong masakit kapag huy, napadami. Grabe. Ayun pala yung underarm. Medyo may ano na siya. Madami na siyang balahibo kaya mukha siyang maitim. Pero ayan, balahibo lang po yun. Maglagay kayo guys ng powder sa underarm para hindi siya masyado masakit kapag nilagyan nyo siya ng wax. So, ito na. Pinapalamig ko lang yung wax and then babalikan ko ulit kayo. So, ito na siya guys. Ayan. Medyo okay na yung consistency niya and lagyan na natin. Kukuha lang ako dito sa popsicle. Taas nyo lang yung underarm nyo, tapos ganyan, lalagyan nyo lang siya. And nagulat kayo kasi hindi na ako nasasaktan kasi nga lagi akong nag-wax. Itong mga nakaraan, sobrang dalas kong mag-wax. Hindi naman sobrang dalas. Pero tuwing napapansin ko lang na meron na akong makahaba na yung balahibo ko. Ayan. Dapat isang way lang yung pagpahid nyo guys. And dapat pasalungat yun sa buhok, balahibo nyo sa kinikili para kapag tinanggal nyo siya. Fast forward ko na ako, yung dami ko sinasabi. Thank you.
lumabas ng aking stretch marks kasi mataba na ako. So, ayan, unti-untiin nyo lang yung mga gilid-gilid. Dahil kakaligo ko lang kaya ako mag-wax. Huwag kayo mag-wax guys kapag maliligo pa lang kayo kasi baka mag-chicken skin yung kilikili nyo. So, ayan. And, ayan. Diba, sumot na ulit yung kilikili natin. And, papakita ko ba sa inyo? Nakakadiri, ang dami. Ayan guys. Ayan, nakikita nyo ba? Ang balahibo ko sa kilikili. Ayan. Ayan yung aking balahibo sa kilikili. Kitang-kita nyo naman po. Madami talaga siya kasi hindi talaga ako nag-wax guys. Siguro mga 1 week bago ulit ako mag-wax. 1 week or mga mas matagal pa. Ulitin natin sa kabilang side. Kabilang side guys, ganun din. Lagyan din natin ng powder. Kasi parang hindi siya masakit talaga. Hindi siya masyado masakit kapag may powder yung kilikili mo kapag nag-wax ka. So, powder na siya. Diba? Pabalikan ko kayo, kunin ko lang yung wax. So guys, ayan. Itong underarm na natin yung lalagyan natin ng wax. Ganun, mas madaming balahibo itong kilikili. Compare sa kabila. Kayo din ba ganun? Mas madaming balahibo sa inyong kilikili. Aray family. Patayuin ko muna. And, ayun guys. Hindi ko pala na-play. Nakakainis. Ayun. Tinanggal ko na siya. And, maputi na ulit yung kilikili natin. Wala na ulit balahibo. Ayan. O, diba? Kaya sa may mga naiiwan siya dikit ng wax, ipapakita ko sa inyo yung natanggal ng wax na balahibo sa kilikili ko. Medyo nakakadiri, pero ito yung reality talaga na ganun talaga yung kilikili ng babae nyo. Kapag hindi wina-wax. So, ito, papakita ko na siya sa inyo. Ayan. Ito yung sa right underarm ko. Ayan. Grabe, ang kakandami yung balahibo sa kilikili. Ang kakapal. Ayan. Nakakadiri. So, ayan. And then, ito yung sa right. Ay, ito yung sa left. Ayan, mas madami. Hindi ko alam kung bakit. Ako lang ba? Or kayo din? Yung kilikili nyo ganyan. So, yan lang yan, guys. So, yan lang, guys. That's it for today's video. And, ayan. Hintay na lang kung paano ako mag-box sa underarm. And, oo nga pala, pangalawang bag ko na to ng beans. Yung unang bag kasi is yung free lang niya sa... dito sa wax heater. Hindi siya guys maganda. Parang medyo transparent yung beans nun. And hindi talaga siya maganda. Hindi niya nakukuha lahat ng balahibo sa kilikili. Hindi katulad dito, underarm. Hindi katulad dito, ito, pinabili ko kay tatay. Sa US to nabili. Maganda yung beans niya guys. Actually, iba kasi parang China. China yata itong nakuha ko na ito. And hindi talaga siya maganda. Ito kasi is matte pink. And, makintab lang siya na ganyan. Yung kasi, parang transparent na red kasi yung nakuha ko na free nito. Yung sobrang dami pa nito. Ang dami. Tagal-tagal ko pa itong gagamitin. Ito ay, ilang grams ba ito? 1 pound. 1 pound pala ito guys. Ayan. Ito, ayan. Tapos, yun lang guys. That's it for today's video. Ayan po. That's it for today's video. Sana nagustuhan nyo. Ililink ko sa description box kung saan ko nabili yung wax heater ko para kung interested kayo bumili, eh, puntahan nyo na yung shop. Dahil mura ko lang ito nakuha, wala pang 1,000 or nakasale lang yata nung nakuha ko siya. So yun, check nyo na lang guys. Thank you. Bye!